Hello everyone! Welcome back to my channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo once na meron akong mga bagong video na i-upload. And please give me also a thumbs up! Alright, so for today's video po ay pag-uusapan natin kung paano natin maiwasan ang binat or ano yung mga dapat natin gawin pagkatapos manganak para hindi tayo mabinat. Alright, so if you are interested, please keep on watching. Mga mommies, maraming salamat po at na-appreciate ninyo yung aking mga videos ng mga nakaraan na in-upload na katulad ng mga sinyalis ng pagbubuntis. So kung gusto niyo pong mapanood yon, I will post the link below dito sa description at kung paano o miri, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat dalhin kung tayong mga anak na sa ospital, mga documents na dapat nating dalhin. So, I will post the link below. And ngayon po, ang pag-usapan natin yung binat. So, ano nga ba ang binat? Alam ko marami sa atin ang hindi naniniwala. Yung iba, hindi talaga sila naniniwala sa binat. Okay, wala namang masama mga mamis kung subukan natin gawin ito para maiwasan. Diba? So, ang binat po ay meron din siyang sinyales. So, bago pa man natin, bago natin alamin kung ano yung mga sinyales or symptoms ng binat, ano nga ba ang binat? Ang binat po ay ang nangyayari pagkatapos manganak ng isang babae or after ng operasyon. Yung iba, pwedeng after manganak kaagad in a few days, in a few months, ganun, or in a few weeks, pwedeng magdurugo yung sugat. Ayan. Yun sa opera, ganun din. Pwedeng magdurugo yung sugat. Ganyan. At meron po itong mga symptoms or sinyalis. So, una po, ang sinyalis ng binat is pag ikaw ay nilalagnat. Okay? Isa din yan. And pag ikaw ay giniginaw. Ayan. And pag masakit, sobra yung ulo mo. Isa din yan. At yung pagsusuka. Okay, pag lagi kang nagsusuka and pag nagdurugo na yung sugat mo. Okay, so minsan nangyayari talaga ito, hindi kaagad-agad. Okay, so meron tayong mga paraan para maiwasan ito. Okay, so unang-una po ay after mong manganak, umiwas ka muna sa puyat. So, magpahinga ka muna. So, huwag ka munang magpuyat. Ayan, bawal yun. So, huwag ka munang matulog ng like gabing-gabi na talaga, ganun. Kasi nung ako, after ko manganak, humingi talaga ako ng tulong kay husband na siya muna mag-take over kay baby. Kasi nga, di ba kakapanganak mo pa lang, baka mabinat ka. So, iwasan mo talaga muna yung magpuyat. And, humingi ka ng tulong din sa iyong, like for example, sa mga nanay ninyo or mga kapatid or kung sino mang available na pwede humingi ng tulong dyan sa bahay. Much better kung nandyan si husband ninyo. So, magpatulong na rin ka. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila kasi napaka-delikado ng binat. So, iwasan natin yun. Dapat natin yung iwasan mga mamshies. So, next is, huwag ka din munang masyadong magpagod. Yun. Like for example, sa buong maghapon, talagang nag-ano ka, gawa-gawa ng mga gawaing bahay, lahat ng gawaing bahay, ikaw na kaagad ang nag-take over. No. So, yung katawan mo kasi nag-a-adjust pa yan. Kasi nung time na nanganganak ka, lahat ng pwersa, lahat ng lakas mo ay talagang hinugong kay baby. So, kailangan mag-ipon ka muna ng lakas para sa mga next sunod naman, kayang-kaya mo na. So, yun. Delikado talaga ang binat. Yun. Sunod is yung gadgets. Yung paggamit ng mga gadgets like cellphone. So, iwasan muna natin yung cellphone. Hindi siya, huwag ka muna masyadong maghahawak. Like, nung hindi ka pa buntis na, or nung hindi ka pa nanganganak na talagang babad ka talaga sa paggamit ng Facebook or yan. Ganyan. Cellphone mo, nag-Facebook ka. So, iwasan mo muna kahit 1 week. Ganyan. And huwag din masyadong tumanggap muna ng bisita or sa mga matatang lugar. Yun. So, kasi ako nung time na yun, nung ako'y buntis, bumisita. I mean, ako'y nanganak, bumisita lang yung mga kaibigan ko. Yung mga co-teachers ko nung time nung ako ay nasa hospital pa. So, isang beses lang sila. Pero after that, hindi na sila nakavisit ulit. Kasi nga, alam din naman nila na
kailangan ko din munang magpahinga, ganyan. So yun, bawal din kasi talaga din yun. Kasi parang ano yun eh, mag-iisip ka, ganyan. So may stress ka kasi magkukwento, syempre magkukwentuhan kayo, ganyan. So iwasan muna natin yun para talagang hindi ka mabinat. So yun po yung mga dapat natin gawin. Next is yung pagbubuhat ng mabigat. So yung pagbubuhat na ng bigat, number one po yan na nakakabinat, mga mamshies. At kung sa mga daddies na nakikinig ngayon, please don't allow your wife na magbuhat agad ng mabigat after mga anak. So kayo po muna mag-take over kung nandyan din naman kayo sa bahay. Kasi napakadelikado ng binat, nakakamatay po yan. So iwasan po natin muna yung pagbuhat ng mabibigat. Okay? And isa pa po is yung gutom. Huwag po tayong magpapalipas ng gutom. Napakadelikado po niyan. Isa din po yan sa nakakabinat. Kasi nung time na ako ay kong mga anak, medyo isa yung may time ako na busog pa ako, ganyan, sabi ko na busog pa ako. Pero hindi ako kumain na agahan. Tapos busog pa rin ako. So may time na parang sumasakit yung ano ko, yung ulo ko, ganyan. Pero nawala din naman siya. So kumain na ako kaagad that time kahit na gutom. I mean, hindi ko naramdaman yung gutom, kumain na ako. Ganyan. So once na makaramdam na kayo ng kumakalab na yung sikmura niyo or gutom, kumain na kayo kagad. So huwag talaga kayo magpalipas ng gutom kasi yan, nakakabinat din yan. Yan. So iwasan natin yan, mga mamshies. And next po is yung pagligo. Ako talaga sumunod ako sa kasabihan ng matatanda. And good thing is, okay naman talaga. Naramdaman ko sa buong katawan ko na alam kong hindi talaga ako nabinat na ganun. Kasi ako sinunod ko talaga yung 1 month. Almost a month, siguro mga 3 days na lang na mag 1 month na hindi ako naligo. Talagang sinunod ko talaga, hindi talaga ako naligo. Punas-punas lang, punas ganyan. Hindi ako nagbasa ng ano, ng buhok, ng ulo yan. Huwag muna mga mamshies, kasi isa din yun sa nakakabinat. So, iwasan muna natin yung basain ng sa, iwasan muna natin ng magbasa or maligo. Ano lang naman yan eh, iba kasi 1 week lang, pwede rin naman yun. Iba 2 weeks, ako talaga sinunod kasi yung buong month talaga. I mean, yung month, yung mga 3 weeks yon, mga ganyan. Mga 3 weeks na hindi talaga ako naligo. Para talagang yung katawan ko ay parang siyang nag-a-adjust ba? Para makaipon ako ng ano, pag naligo na ako, alam ko sa sarili ko na kaya ko na. So, hindi talaga muna ako naligo. At nung naligo na rin ako, ay yung dahon-dahon muna, hindi yung pag naligo ka na, dire-diretso, yung malamig na kaagad, yung natural mo naligo, no. So, yung ano, madahon-dahon muna, kumuha ka ng bayabas. Bayabas, pwede yun. Bayabas, avocado, yun yun. Lagain mo siya. Tapos, atis, dahon ng atis. Dahon ng bayabas ng atis, avocado. Pwede rin sambong, kung meron kayong dahon ng sambong. So, lalagain mo siya. Balat ng malugay, isa din yun. Kasama din siya. Lalagain mo siya. Tapos, pag nilaga mo na siya, papalamigin mo. Ilalagay mo dun sa tubig na ililigo mo. Yun, dagdagan mo siya ng tubig. Dagdagan mo na lang siya. Ihalo mo siya para yun yung ipapaligo mo. Tapos mabilisan lang po. And wag mo, yung ano mo, yun, pwede namang magsabon na din, pero hindi masyado. Kasi ako nung time na hindi pa talaga nagsabon, kinabukasan na ako nagsabon. And pagka 3 days na, saka na talaga ako naligo. Pero hindi pa yung malamig, maligam-gam muna kasi nag-adjust. 4 days, 5 days, ayun, nag-start na ako maligo na ano. At naramdaman ko talaga sa sarili ko na okay talaga yung, maralang mo relax ka na okay siya talaga, wala kang anumang naramdamang sakit, ganun. Yun, so mararamdaman niyo po yan mga mamshies. At iwasan din po natin mga mams ang mag-isip ng negative vibes. So positive lang po tayo lahat. So always positive lang yung iniisip natin. Kasi yung mga negative, ayun po yung number one din sa nakaka-stress. So pag na-stress ka, mabibinat ka. So para maiwasan natin ang stress, huwag tayong mag-isip ng mga di magandang bagay. Na kasi ibang mga mamshies na after mga anak, talagang ano sila yung pag-iisip nila na parang sila lang nag-iisa sa mundo, yung mga ganyang pag-iisip na parang wala silang kasama, walang tumutulong sa kanila, walang pumapansin, ganyan. So iwasan po natin yan kasi ako hindi ko talaga inisip yan. Kasi inisip ko talaga na andyan lang yung family ko, andyan yung husband ko na tutulong sa akin, na lahat ng mga mamshies, inisip ko dumadaan sa ganito, normal lang to, ganyan. Positive lang lagi, para positive vibes, para maiwasan natin yung binat. Kasi pag talagang negative ka, may stress ka, lagi kang aburido, mag-isip, parang negative na lang lahat ng pumapasok sa isip mo, ganyan. So, hindi po yun maganda sa atin. So, ito ay para maiwasan natin ang binat. Okay? To avoid, ano yung mga dapat natin gawin para hindi tayo mabinat. So, yun lang po mga mamshies, ang dapat natin gawin. So, ang importante doon, huwag kayo magbuhat ng mabigat na mga bagay, magpagod, magpuyat, yan, number one yan.
Yun. So, yan po ang ating pinaka-iiwasan. So, kung meron pa kayong mga tanong, please don't hesitate to comment down below. Mag-comment lang po kayo sa baba. Please give me thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video na ito. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click yung bell icon para ma-update kayo pag may mga bago akong video na i-upload. And once again, this is Mommy Chris Dutalon. Thank you very much for watching. Bye for now!